Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kaniyang paanan at ang samo, "Hagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maaari sumama kayo sa akin. Ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at pabuhay." Sumama naman si Jesus. Sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit konti. Pagkus ay lalo pang lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay kagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sinong humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo." Sabi nila, "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag. Manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nagnanangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama at ina ng bata sa tatlong alaga. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi." Nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid ko, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May expression sa Ingles na desperate times call for desperate measures. Ang ibig sabihin nun, nag-e-employ ka, gumagawa ka ng mga extreme na hakbang or actions which you don't normally do, pero ginagawa mo, napipilitan ka ng gawin because of desperation. Halimbawa po, sa ating ebanghelyong napakinggan, tampok ang 2 tauhan na under desperate times. And so, did some desperate measures. Unahin po natin, yung babaeng dinurugo ng 12 years na, akalain mo yun. Sinabi sa detalye, marami na ang nagasta niya. In fact, naubos na ang kanyang pera sa kapapagamot. Pero walang doktor ang nakapagpabuti, kundi pa lumala pa sa sakit niya. Akalain mo yun. E buti pa nga po kayo, pag wala kayong pera, na-high blood pa kayo. Ito, wala nang pera, hindi pa pwedeng ma-high blood kasi ang dugo papawala na. Wa, di ba?
Kaya ginawa niya ang hindi niya dapat gawin. Sa pananaw ng mga Hudyo at sa pananaw niya, marumi siya. Katulad ng isang taong ketongin, obligado siyang sumigaw, marumi, marumi. Iabiso sa mga tao, huwag kayong lalapit sa akin. Inaagasan ako ng dugo, marumi ako. Obligasyon niya yon. Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya, nakipagsiksikan pa siya. Kasi nga, ayaw niyang magkagulo ang madla. Gusto niyang makalapit kay Jesus nang hindi nito namamalayan. Hinawakan pa niya si Jesus. Mali yun. Kaya pansinin po ninyo. Hinahanap ni Jesus kung sino humipo sa kanya. Dudug, dudug, dudug. Kinakabahan yung babae kasi alam niyang maling-mali yung ginawa niya. Wala eh. Desperate times, desperate measures. Yung opisyal ng sinagoga, si Jairo. Opisyal, may katungkulan, hindi mo expect na magpapatira pa siya sa paanan ni Jesus. Sigurado ko, nang magpatira pa siya, maraming nagulat. Baka nga, ay, bidyohan nyo, bidyohan nyo, picture nyo, picture nyo, isumbong natin sa mga kasama nito. Hindi niya dapat ginawa yun. Pero ginawa niya. Bakit? Nag-aagaw buhay ang anak niya. Desperate times, desperate measures. Nevertheless, mga kapatid, huwag po natin isipin ang lahat ng actions ng dalawang ito ay totally out of desperation lang. No! May pananampalataya dito at ito ang pagninilayan natin sa puntong ito. How do we know? Anong sabi ni Jesus sa babae? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Anong sabi ni Jesus doon kay Jairo? Don't be afraid. Have faith. May pananampalataya ang dalawang ito. Kaya nga kahit papaano, kalmado. Kaya nga kahit papaano, hindi sila nagwawala. Kaya nga kahit papaano, reasonable pa rin ang mga ginagawa. At yun po ang gusto kong malaman po ninyo. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mawala sa atin, ano man ang hirap na danasin natin, wag na mawawala ang pananampalataya natin. Kasi yung katwirang desperate times, calling desperate measures, sometimes it does not turn out to be good. Lalong-lalo na kapag litong-likto ka na, magwawala ka. Kung wala ka ng pag-asa, ang sabi nga natin sa Tagalog, kapit sa patalim na. Pupwede kang makagawa ng masama, pupwede kang magnakaw, pupwede kang mangargabiyado, pupwede kang pumatay, pupwede kang magpakamatay out of desperation. Kaya dapat, kahit na hindi mo kontrolado ang sitwasyon, litong-lito ka na, may pananampalataya pa rin, kontrolado ng Panginoon ang sitwasyon. Amen? Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Even my problems, even my sufferings can work for me, for my advantage. Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against me shall prosper. Kahit anong ipato sa akin ng Diablo, kakayanin ko kapag ang Diyos ay nasa buhay ko. Exodus 14 verse 14, I shall be still because the Lord will fight for me. Ang dami niyang verses sa Bible. Kabisaduhin mo. Hindi mo man kabisaduhin letra by letra. Kabisaduhin mo sa puso mo sapagkat totoo ang lahat ng ito. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. The Bible states it. God never fails. Pag sinabi niya, tinototoo niya. Basta i-claim mo lang talaga. Father, God never fails. Father, hanggang ngayon, wala akong trabaho. Ang tagal ko nang ipinaubaya sa Diyos ang laban na ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, may sakit ako. Ang tagal ko nang itinulog sa Diyos ito. Ipinagkatiwala sa Diyos ito. God never fails ka dyan. Hanggang ngayon, problemado ako sa pamilya ko, sa isang tao, sa mahal ko na gusto kong magbago. Hanggang ngayon, hindi nagbo-boom ang negosyo ko. Hanggang ngayon, ganito ako. God never fails ka dyan. Sabihin mo yun sa lolo mo. Nadamay pa lolo ko. Kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa iyo. Kung totoo na ipinagpasa Diyos mo na ang lahat ng ito,
somehow, it basically means, hindi mo na laban lang ito. Laban na rin ng Diyos ito. At kapag siya ang lumalaban para sa'yo, wala kang karapatan na sabihin na siya ay failure na o talo. Nanunod kayo siyempre ng boxing paminsan-minsan. O di ba may mga eksena, yung boksingero na knockdown. Knockdown, hindi knockout ha. Iba yung knockdown na sa knockout. Knockdown, pero tayo agad, tayo agad. Pwede bang sabihin ng referee, tapos na ang laban, talo ka na. Baka buntalin siya ng boksingero ngayon. Di ba? Anong ginagawa ng referee? Ilan to, ilan to? Kaya mo ba? Kakaya mo ba? Laban pa ba? Ganun! Hindi siyang pwedeng magdesisyon unless nakita niya, hindi na kayang talaga. Pero kapag tumayot, lalaban pa, huwag kang magdesisyon para sa kanya kasi lalaban pa yan. And sometimes, nananalo pa. Hindi man manalo in the end. Ang mahalaga, hindi man knockout, may rematch pa. Right? Kapatid, ang Diyos, pinagkatiwala mo ang laban sa kanya. Sino ka para sabihin na talo siya dahil lamang feeling mo na knockdown siya ng demonyo dahil dyan sa problema mo? Tandaan mo, ang Diyos ay hindi po pwedeng matalo. Kaya kahit feeling mo na knockdown siya, okay? Knockdown yan, pansamantala lang yan, hindi knockout sa laban yan. Besides, again, uulitin ko sa'yo, kung ang lahat ay nailagay mo na sa mga kamay ng Diyos, oh Diyos Puro Santo, hayaan mo siya, natapusin ang laban, in his round, in his time. Huwag mong pakialaman. Huwag mong diktahan. Because trusting in God means letting Him finish and win the fight you fully entrusted to Him in His own terms, in His own way, in His time, without us fearing the outcome. Kasi alam mo, tatapusin niya ang laban para sa iyong kabutihan. Para mas maging maliwanag yung puntong yan, look at me. Ito, idadramatize ko yung nangyayari, ha? Sabi ni Jairo, nag-aagaw buhay po yung anak kong dalagita. Sumama kayo sa akin. Mamamatay siya kung hindi niyo mabubut. Sumama si Jesus, okay? Okay na sana? Ah, ting. May humipo sa laylayan ng damit niya. Ah, teka. Sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, ang dami pong, lumila nga, liga pa rin siya. Sino humipo sa akin? Kung kayo si Jairo, ano mararamdaman ninyo? Palagay ko, kung kayo si Jairo, sasabihin nyo, official kayo, hay! Umamin na kayo, sino humipo? Amin na, amin na! Para mabilis na! Baka nga sabihin mo, Lord, ako na lang, sige na, o yan o, touch ko na, ako na lang. Tayo umalis na lang. Hindi. Hinanap ni Jesus. At nang makita ni Jesus, nakipagkwentuhan pa siya dun sa babae. Kaya nga nalaman yung detalye. Kung ikaw si Jairo, ano mararamdaman mo? It's a matter of life and death. Mamamatay ang anak mo. Si Kristo, nagkuhunta pa dun sa babae. And then came the bad news. Boss, patay na ang anak niyo. Kung ako yun, baka sabihin ko sa Panginoon, hindi ka sumama sa akin. Dami mong pang ginawa. Nag-delay ka pa. Patay na yung anak ko. Kung ako yun, sabihin ko, kalmado lang siya. Bakit? Bakit hindi siya nag-hysterical? May pananampalataya siya. That kept him reasonable. That kept him to his senses. That kept him grounded. Pero siyempre, pabulusok na yung pananampalataya na yan. Anong sabi ni Jesus? Napaka-sensitive ni Jesus. Huwag kang matakot. Just have faith. Ang nuance nun ganito, lumapit ka sa akin kanina nang may pananampalataya, alam kong pabagsak na yan kasi meron kang masamang nabalitaan. Kahit konti na lang yan, panghawakan mo yan. Huwag mong hahayaang mawala yan. Basta panghawakan mo yan. Kahit mustard seed na lang yan, ipapakita ko sa iyo ang aking kadakilaan. Amen? Kapatid,
anuman ang kamatayang pinagdaraanan mo ngayon, sinasabi sa ating unang pagbasa, hindi yan galing sa Diyos, galing sa Diablo yan. At anuman ang problemang nararanasan mo ngayon, may mas lalala pa ba sa kamatayan? Wala na! Kaya nga sinasabi natin, habang may buhay, may pag-asa. Kapag patay na, wala na. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi sa akin galing ang kamatayan. Ngayon, kahit hindi sa akin galing yan, gagawan ko yan ng paraan. Hindi yan ang huli. Ang kalooban ko sa inyo, magpatuloy. May buhay na walang hanggan. Kaya, literally and figuratively, may pagpapatuloy ng laban. Anumang problema ang naranasan mo ngayon na parang sa'yo nagpapastop o pumapatay, hindi yan ang katapusan. Basta magtiwala ka lang. Hindi niyo ba naisip din? Sabi ng mga ng Panginoon sa mga tumatawa, alis kayo. Alis kayo dyan. Ayaw niya nang may kukontra. Ang sinama lang niya, yung may pananampalataya sa kanya kahit konti lang. Isipin po ninyo, hindi ba gano'n naman talaga ang Panginoon? Hindi siya nagpapagaling ng isang tao nang walang pananampalataya sa kanya. Kasi para sa kanya, they do not deserve, hindi deserve ng mga walang pananampalataya na maranasan ang ibibigay niya at ipararanas niyang himala o pagpapala. Sa mga Laker fans, Kuya Bimboy, RJ, kapatid ko, sa mga Laker fans na lungkot, hindi umabot ng playoffs, sanay ba naman nang nasa finals at nagcha-champion? Hindi umabot ng playoffs. E di marami daw tumiwalag ng mga fans. Ang ganda ng message ng fanpage ng Lakers. Ang sabi dun ay ganito, to all the fake fans who said they're done with the team, who said they are now leaving, to all these fake fans, if you don't want us at our worst, you don't deserve us at our best. Parang nakikita ko si LeBron James. Nagpapakahalimaw ng ganun, no? Sinasabi na sa susunod na season, mas gagalingan ko, sinisigurado ko, magcha-champion uli ang Lakers ko, ang koponan ko. At gagawin niya yon, hindi na sa mga fake fans, kundi sa mga fans, matalo o manalo, Lakers pa rin. Kapatid, mas lalong ganun sa Diyos. Huwag natin isisi sa Kanya ang mga problema ang naranasan natin, kahit ang kamatayan, kasi hindi galing sa Kanya yan. Gagawa niya yung paraan yan. Pero kung mawawalan tayo, kahit konti na lang na pananampalataya, it will hurt Him a lot. And it will hurt Him more. Kasi hindi na natin ma-experience ang Kanyang mga dakila pang himala at biyaya na sa atin ay nakalaan kung tayo magpapatuloy na magtiwala lang. Yeah, please, please, mawala na ang lahat sa iyo. Huwag lang ang kahit maliit na pananampalataya mo. Huwag mong hahayaang mawala yan sapagkat yan ang magiging dahilan upang lahat ay yung malampasan at upang ang mga biyaya pa ng Panginoon ay yung maranasan.